It's me, Ayana. So, tuturuan ko po kayo kung paano mag-storytelling. So, bago po yung tip na yon, magpa-perform muna po ako sa harap ninyo. Shoutout muna po sa mga mentors ko. Teacher Marisa po kasi di po ako na-videohan. Teacher Marisa kasi di ako na-videohan eh. Nanginginig kasi. By the way, okay lang yan guys. Kasi, magpo-perform naman ako sa harap ninyo. Magpo-perform si Ate Girl sa harap ninyo, guys. Ayay! So, eto na, guys. Magpo-perform ako. And... magandang araw sa inyo lahat. Nandito ako para basahan kayo ng isang kwento. Si Hugo ang pahamak na hunyango. Kwento at guhit ni Charles Funk. Ang hunyango ay may pambihirang katangian. Nagiging kakulay ito ng bawat makapitan. Dahil dito, ang hunyango ay mahirap makita ng kanyang kalaban. Pero itong si Hugo ay naiiba sa mga kasamang hunyago. Sa halip maging kakulay ang kanyang makapitan, ang kulay ni Hugo ay magiging kabaliktaran. Kaya kitang-kita siya ng iba. Minsan, nagtago sa berdeng down si Hugo. Sa halip na maging berde, naging pula ang kulay ni Hugo, kaya siya ay nabisto. Iniligtas ng mga kasama si Hugo, pero nagreklamong mga ito. Muntik ka lang mapahamak, Hugo. Bakit kabaliktaran ang naging kulay mo? Muling nagtago sina Hugo sa balyan na asulang damit. Naging asul ang kulay ng kanyang mga kasama. Pero si Hugo ay naging kulay kahit. Kaya si Hugo ay agad napansin na huwag na naghanap ng pagkain. Iniligtas ng mga kasama si Hugo. Pero nagreklamong mga ito. Talaga bang pamak ka, Hugo? Anong klase kang hunyango? Umuwi sa tiran, sa gubat ang grupo. Pagod na pagod sila. Kaliligtas kay Hugo. Galit na galit sila kay Hugo. Dahil sa maling pagpapalit ng kulay nito. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Hugo. Walang ano-ano'y nakaamoy ng usok si Hugo! Nasusunog ang gubat! Nagising at halito ang lahat ng hunyango! Dahil itim ang kulay ng usok, naging itim ang kulay ng lahat ng hunyango! Pero hindi naging itim ang kulay ni Hugo. Pagkat naging puti ang kanyang kulay, si Hugo ay agad nakita ng kanyang mga kasamahan. Sinundan siya ng mga ito sa ligtas na daan, palabas sa nasusunog nilang tirahan. Si Hugo ay biglang naging sikat na hunyango. Maraming salamat sa inyong ginawa, Hugo! Sabi ng kanyang mga kasama, kung hindi naging puti ang kulay mo, baka napamak ang buong grupo. At yan po nagtatapos ang ating kwento na si Hugo ang pahamak na hunyango. At sanak at kayong mga bata, dapat hindi tayong maging mapanghusga, lalo na sa kaibigan nating kakaiba. Balay natin, siya pa ang makatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. So, kung may natutunan po kayo mga mamshi, mga kids,
kahit ano pa po dyan, yung mga nanonood po sa akin. Please like and subscribe po yung nakalagay po dyan sa subscription. At guys, wait lang po. Huwag muna po kayo lumipat. Follow nyo po pula ako sa Facebook, Instagram, at Twitter. Mga tip number one, nilisip ko mga buto eh. So, tip wonder number one, mastery. Dapat po, e-memorize nyo po yung, kung yung binabasa nyo, e-memorize nyo po. Pag binigay ng teacher, e-memorize nyo po dapat yan. Katulad ng mga tula, storytelling, kanta. So, doon po tayo sa tip number two. Practice, practice, practice makes you perfect. So, dapat po, practice lang po ng practice hanggang makuha nyo po yung tono at tas yung character. Kung yung mukha po ay happy, happy, galit, galit, malungkot, malungkot, nagulat, nagulat. Ganun din po sa boses. Hindi naman po sa, yung pwede na si Hugo. Kunyari lang po, yung si Hugo, malungkot, tas ikaw nakangiti pa rin, di ba? Yung iba nga po, yung mga singin, nilublub pa sa dagat eh. So, hindi po tayo ganun, dito lang po kukunin. Ang tip number 3, makuha ang attention ng manonood. Makuha nyo po yung attention ng manonood. Yung pagaya po sa ginawa ko, pag galit, galit rin po. Kunyari, ako po yung teacher, tas may mga student po ako. Kailangan po, makuha nyo po yung mga attention nila. Ganun po yun. So, tip number 4 na po tayo. Pagbaba at pagtaas ng boses. Pag mababa po, yung tono, mababa. Pag mataas, pataas. Hindi naman po pwede yung pagpataas, pababa. Pagpababa, pataas. Hindi po yun pwede. Yun po. Tip number 5. Ang pinaka-importante sa lahat ay nag-enjoy kayo. Mag-enjoy po kayo sa ginagawa nyo kung ano po, manalo o matalo. Be a good sport po. Manalo po kayo o matalo, dapat po, be a good sport po kayo. Nag-enjoy po kayo sa ginawa ninyo. So yan guys, hindi po yung magre-reklamo kayo, nanalo siya. Bakit siya nanalo, tas ako hindi, ano ba yan? Hindi po ganun yun, tas mag-aaway pa po kayo, magre-reklamo kayo, hindi po pwede yun. Bad yun, be a good girl or boy. So that's it for today guys. So abangan nyo po yung next vlog ko. Ipopost ko po yung daycare ako. Nung nagtula ako, nung daycare ako. So that is for today guys. Bye!